panunukli ng mga taxi driver, paghihigpit ng oras ng karaoke at liquor ban. Ilan lang yan sa mga balak ipatupad ni Presumptive President Rodrigo Duterte. At kaugnay ng mga planong yan, pinulsuhan po namin ang ilan nating kababayan. Ano kaya masasabi ng ilan sa kanila? Makibalita tayo kay Tek Ocampo. I would like to ask also the riding public para hindi kayo mabiktima. You try to estimate how much you'd pay for your fare. Kasi minsan bigyan mo ng 100, itatakbo. Pati itong mga taxi driver, you must have loose changes at all times. Pagka wala na, pumara ka. Literal na change is coming. Gusto kasi ni Presumptive President Rodrigo Duterte na laging may bariyang panukli ang mga taxi driver. Ang mga pasaway, pwede raw masampahan ng estafa. Alam mo, pag kinuha mo yung pera ng tao kasi wala kang sinsilyo at hindi mo talaga binalik, that is estafa. It is not a simple violation. Kaya sinabi ko sa mga driver dito, it is not your money and you go away with it. Ayaw mong kambiyan, sabi mo wala kang sinsilyo. Huwag ka mag-drive. Ang ilang driver na nakausap ng GMA News, lagi naman daw sinisigurong may barya sila. Okay naman yun eh. Para rin naman sa ikabubuti ng pasahero at saka sa amin. Di ba, dapat maging honest ka dahil ang presidente natin ngayon gusto mabago lahat ng mga mali. Sabi naman ng iba, may ilang pasaherong hindi na raw kumukuha ng sukli. Minsan wala, oh, pero kasi meron kasi mga pasaherong yung sa pagbigay ng pera, oh, salamat ha. Pero kailangan may panukli pa rin. Si Mang Rodrigo naman, tatalima raw sa mga bagong panuntunan ng katukayo niyang Presumptive President. Pero sana raw tuparin ng bagong Pangulo ang pangakong susugpuin ang kriminalidad at paiigtingin ang seguridad. Medyo papanatag kami kasi may mga checkpoint tayo ngayon. At saka pa-aral ni Duterte yung batas na sabi niya na wala na pwede mag-inom ng alas 10 na mga kabataan, wala nang standby. Maganda yun para sa amin kasi alam mo, naglipa na yung, dyan nagmumula yung yung masamang elemento eh. Pag nakainom na, di siyempre, hanap na yan, di magbibiktima na yan, yung mga iba dyan, yung wala ng pera, siyempre, hanap na para may panginom. Isa pa sa mga pagbabagong gusto ipatupad ni Duterte. Hanggang alas 10 ng gabi na lang pwede ang bidyoke para raw mabawasan ang noise pollution. Let the children sleep in the neighborhood. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga mahihilig mag-happy-happy sa kasada? Hanggang tina lang po talagang respetahin po natin, respetahin po namin ang Duterte. Kasi kami po rito taga Duterte, kay Duterte po talaga kami bumoto. Kasabay niyan, mahigpit na rin ipatutupad ang liquor ban mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 5 ng umaga. No drinking in all public places and even all alleys. If you do not have a house, then do not drink. Handa raw sumunod dito ang mga negosyante. Kami yung mga negosyante, mas maapektuhan ng minimal. Okay. O hindi naman napakalaki sabi mong lugi. Nakakalungkot naman po yung ibang nagtatrabaho sa mga ganitong maapektuhan po yung mga trabaho nila. Para naman daw masolusyonan ang araw-araw na usan pagong na trapiko sa EDSA, balak ni Duterte na ipatupad ang 60 kilometers per hour na speed limit. Nauna na rin sinabi ni Duterte na gusto niyang ipanukala ang paglilipat ng mga pier sa Southern Luzon para mabawasan ang mga trucks sa Maynila. Ang MMDA naghahanda na raw sa mga posibleng pagbabago. Ayaw sumunod sa mga traffic rules natin dahil antigas ng ulo natin. Instead of accepting mga policies or mga programs na ating i-implement. Ang problema naman sa MRT, susolusyonan daw niya sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga tren at pagtatayo ng bagong rail system sa kahabaan ng Pasig River. Tek Ocampo, nagbabalita, Pilipinas!